Alam niyo ba ba't ganito ako kasaya? Dumating na yung crib! Yung crib nandito na! Alam mo, makikita ito. Collection mo. So, welcome sa Kami Kami Productions. Galing kasi ng Cebu yung crib. So, pinabarko pa namin yan. Pinagawa namin, pinabarko namin. Hanggang sa makarating na siya dito. Ito naman yung, ito yung dresser na may parang changing table na siya sa ibabaw. So, dumating na. Kilig na kilig ako. Parang magiging room ko siya. Pero siyempre sa bagets yun. Masaya ka ba? Oo, pawis na naman ako. Hindi ko I'm so sorry. Ang dami kong utos sa kanya this morning. Tapos, isa doon, maligo na siya. Hindi na yung ba ako pinapaligo? Hindi pa tapos yung mga trabaho. Hindi ko na kaya kasi I'm clingy. Paano naman ako magiging ganito? Ano yung clingy? I'm clingy. Dandan kaya lakad yung baby. Baby, likod ko. Grabe ka. Yun na yung sabihin ko. Yung baby, tsaka yung likod mo. So, makikikain kami sa kapitbahay dahil buong araw kaming mag-work. Wala na kaming na-prepare sa kitchen. So, makikikain kami. Cute naman yan. Nag-aayos na ako ng nursery. Ayan yung crib namin. Dresser and changing table. Swivel chair. Ito naman, it's a sound spa on the go. Bigay ito ni Auntie Tanwa. Thank you, Auntie Tanwa. This is Lula. Ito naman, galing kay Uncle Connor. Tita Meme! Cutie! May sulat ng ninang niya. To wash me with halalahi halalahu. We're excited to hit bump with you. Love, Nina Gliza and Tita David. So sweet. So, palalagyan ko na ito ng initials ng anak namin. Gift din ito ni Nina Gliza. Ito, gift nung Ninong Ketchup. So, itong carrier na to from Connie, bigay ito ni Mama Meme. Nung nag-guest ako sa YouTube niya, sa channel niya. Alagay ko na ito dun sa dresser. Pang-gimmick namin ito. Washcloth for wash me with. Cutie. Look at that. Naiihi na naman ako. Dalawang swaddles kagad. I cannot remember kung sino ang nagbigay sa amin ng swaddle. Mga ano pa ito, first trimester. At least magkaibang color. I'm so sorry, hindi ko na maalala sino ang nagbigay. But thank you so much. Ito, from Kindy. They're so kind. Nagbigay sila ng electric mosquito repellent. Oo, ang galing niya. Nahahatak siya ganun para pwedeng habaan. Lalagyan ng pacifier from Hugo Boo.
Ito rin from Kaidi naman. It's a top-to-toe gel wash. Meron na naman po kaming swaddle. Winnie the Pooh naman siya. Another swaddle. Guess what, guys? Swaddle na naman. Nandiyan na yung beer ng jowa ko. Kukunin ko lang. Magandang umaga! It's day 2 of sorting out the nursery. So, kagabi, may mga bisita kami. So, napuyat ang mama. Hindi na ako nakabalik dito maglinis and magayos. So, itutuloy ko siya today. It's a Sunday. Yan, na-realize namin na mainit pala yung room. Kasi dito ako nag-yoga before. So, nung nag-yoga ako, tatanga-tanga din ako eh. Siyempre, na-appreciate ko yung init, yung pawis. Ngayon, na may matutulog ng bata dito, parang hindi namin ma-appreciate yung pawis niya, yung init, di ba? So, kailangan namin talagang lagyan ng aircon. Iniwan namin bukas yung door. Yan yung master's bedroom namin sa likod ng curtain. Iniwan namin bukas yung door buong gabi para tignan namin kung kamusta ba, lalamig ba. Well, presko naman, pero mas mabuti nang lagyan ng aircon. Nag-iisip kami sino ninong or ninang na magbubudol para bigyan kami ng aircon. Aray ko, likod ko. Aray ko, ang bilis ng karma. So, natapos ako maglipit ng swaddle kahapon. Meron kaming 9 swaddles. So, yung anak ko nakagano lagi. Here, pwede namin siyang paglagyan ng mga damit. 3 to 6 months, 6 to 9, and pataas ng pataas. Oh, wala akong basurahan dito. As if naman wala kaming basurahan sa bahay. Makakapagpasok naman ako. Sino mo kausap ko? Ay, hindi ko alam paano ito gamitin. But it's so cute. Alam niyo, matututo din ako dito sa ano na to. Parenting na to. Baka may Amerika, ba't ganun, no? Pag galing Amerika yung mga package, no? Yung balikbayan box talaga. Ang bango! So, igaganon mo yung isa niyang kamay. Igaganon niyo yung pang isa niyang kamay. Tapos didikit na dito. Amazing! Hindi ko alam ngayon paano tutupiin. So, ang swaddle is best gamitin kapag, alam mo naman, expert na ako. Diba, nakapanood ko lang naman siya. Matutulog na yung baby bago siya matulog para mas peaceful daw yung tulog niya. Kasi, like, nakaganon yung arms na hindi sila kumaganon-ganon. Yun nga, hindi sila naiistorbo sa pagtulog. Baby, 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 ooh! Kasi, it's the cutest! Nakakayak yung mga baby shoes. Ang tiny! Galing to sa sister ko sa States din. Yung pamilya mo mga nakaangat-angat na talaga. Ito naman sa friends ni Gregg. Pang bini. Okay, tuloy ang ligaya. Nag-overheat po ang cellphone ko. So, mag-recycle tayo ng mga shoeboxes. Na pwede naman natin. Uy, ang daming resibo. Kamusta naman, BIR? Beke naman. And guess what? May nahanap ako sa baba. Ang cute, diba? So, ang dami niyang mga pasaks. Sabay-sabay ko ito isusuot sa kanya. Ang daming basura! Ano kaya ang script to? Oh, meron ng opportunity one time. Kung alam niyo yung Cleaning Lady na series. Sa States. Pinigyan ako ng parang ilang sequences para mag-audition sa kanila. Hindi ko siya ginawa kasi na-pressure ako sa English ang haba ng mga lines. Tapos parang, siguro hindi ito para sa akin. So, ito yung mga events sa pages ng script. Parang kailangan ko pa ng isang table dito. Nakakaiyak. Ito rin bigyan ng sister ko. Pero hindi pa sila nag-meet ni Gregg ha. Pero tignan mo naman. I love daddy. Hindi ko naiintindihan. Bakit hindi I love mommy? Di ba dapat yung kapatid muna bago yung brother-in-law? Ginalingan pa nila yun. May paano pa yan, no? May name ng baby namin. Then, love Tito James and Tita Arlene. Kita mo nga naman ang galing. Baka naman sa loob may I love mommy. Daddy's little girl! Hindi ko naiintindihan. Kailangan nilang magpaliwanag. So, syempre, lalaban pa natin to. Isusort ko lang para nakasort. Okay ba yun?
Ay, pag buntis ka, parang init lagi ng singit mo. Init ang singit ko. Disgusting ba? Chikahan. Ito naman galing sa brother ni Gregg. Alam nyo guys, bakit ako dito nagliligpit sa crib? Parang gago din ako. Siyempre, yung mga plastic niya dito nakupunta. Ayaw na ayaw pa naman natin ng sabay-sabay plastic! So, recycle boxes muna yung gagamitin ko. And we're back. Sa kabilang side naman tayo. Pag nag-play kaya ako ng mga lalabay dito, maka-copyright kaya kami. Pero hindi naman ako parang nagdudusa dito. Wala na nga akong kausap, nagsasalita ako. Wala pa akong music. Ayawan ko na din eh. Oh my God, gutom na ako. Eh kung gamitin ko kaya ito. It's the cutest! Oh, may nakahubad na ako dito. Headbands. So cute! Hindi pa kami nagde-decide kung meron ba kaming mga reveal. Like, isushow ba namin yung anak namin sa public? I'm sure ipapakita namin sa public. But, kailan? Anong month? Anong year? Tadaan! It's the cutest! Kain muna ako. Kumain ako. Kitang-kita yung difference. Kaya na hindi pa ako makain eh. Talaga yung nakaka-melt. Ay, meron na ka bang gumamit ng big kiss? Yung nilalagay sa belly ng baby. Hindi. Good, parehas tayo. So, 3 to 6 months, 6 to 9. 6 months, 9 months. Newborn. May bago na naman po tayong daddy's little girl. Hindi ko maintindihan, love. Tingnan mo, nung inopen ko siya, daddy's little girl. Sabi ko, baka may mommy to sa gitna. I love daddy. Walang mommy. Mag-uusap kami ng kapatid ko pag uwi niya ng Pilipinas. Oh, I love daddy na naman. Ayan. Di ba meron niya kanina? Di ba same clothes yan? Nakakala naman na, ay, daddy's little girl. Eh, kayo na lang kayo magsama. You love daddy? You love daddy? I love you. Isang na buwan kong binitbit, I love daddy lahat. Mmm. Uy, pawis. Saan baba? Kasi, tingnan mo yung mga kinarating ko kahapon. 6 to 9, 3 months. Kaloka. And action.